Okay, magandang buhay mga ka-Tech Moves. Magandang umaga, araw, gabi sa ating lahat na mga nanonood sa video na ito. So, welcome muli at salamat nandiyan na naman kayo na manonood at sumusuporta sa ating channel at maibinabahagi po natin ng mga video tutorials, reviews or mga DIYs na tulad nito. Ay alam ko naman na kahit papaano sa mga maliit na mga bagay ay nakakatulong naman tayo. Ayan. At makapagbigay ng mga tips ayan, para sa ganon ay kaysa ipagawa natin sa iba, eh tayo na lang ang gagawa, diba? Tulad nito. Ayan. Pero bagong lahat, welcome to our channel, Tech Moves for Fun. In this channel, what you see is what you get. Welcome po sa ating channel mga ka-Tech Moves. At yan. Okay, so ito mga ka-Tech Moves, meron tayong radio Icom P80 at meron siyang problema yung charger niya. Okay, yung desktop charger niya. At ito yun, Icom BC193. Okay, Icom BC193. Yan, Li-Ion Rapid Charger. Ayan, fast charger ito mga ka-Tech Moves para sa Icom V80 natin. So, ngayon okay na siya. Okay na ito mga ka-Tech Moves, wala nang problema. Ito mga ka-Tech Moves, simpleng problema lang ito, simple, napaka-simple. Okay? Para lang ito sa mga baguhan at nais matuto, okay, ang video na ito. Pero kung super, mega, over, expert ka na sa lahat at sa tingin mo eh, alam mo na ang lahat, I think itong video na ito ay hindi para sa'yo. Okay? Para lang ito sa mga nais matuto, para lang ito sa mga baguhan, ayan, na sa mga simpleng problema ay... Para sa mga expert, eh, napakasimple nito, pero para sa mga baguhan, napakabigat, napakahirap ng problema para sa kanila. Dumaan naman tayo dyan mga ka-Tech Moves eh, kaya tinutulungan lang natin sila. Okay? So ito, napakasimpleng problema mga ka-Tech Moves. Ang hirap pa yung walang charger, gumagamit ka ng radio, tapos, diba, nag-enjoy kang gumagamit nito. Gamit nito mga ka-Tech Moves, tapos pag nalobat, edi ang laking problema. Okay mga ka-Tech Moves, at kung hindi mo alam ang solusyon, simpleng bagay lang, simpleng problema, hindi mo alam solusyon, edi ang laking problema para sa mga baguhan. So ito mga ka-Tech Moves, okay na, nakasaksak na to mga ka-Tech Moves. Okay, isaksak ko siya, tingnan nyo yung charging light indicator. You know. Yes. Okay, so wala nang palya mga ka-Tech Moves. Ayan, nag-charge na siya. Okay. Alright. So, para makita nyo yung problema mga ka-Tech Moves at kung paano natin siya sinolusyonan, ito po yung video. Sana makatulong po sa inyo at mag-enjoy po tayo. Ito po yung video para sa inyo po ito. Okay guys, ito yung problema natin dito sa may Icom BC193. Okay, Icom BC193. Charger po ito ng Icom IC-V80. Okay, desktop charger niya. Yan. Okay, Icom BC. Yan, Icom BC193. Right. Okay. Ang problema dito mga ka-Tech Moves. Plus. Naglulus mga ka-Tech Moves ito. Ito, naglulus siya. Ito yung indication light ng charger.
pagkaisaksak natin mga ka-tech moves. Ayan. Okay, lapit ko ha. Ayan, para makita nyo, yun o. Ayan. Naglulus mga ka-tech moves. Ayan o. Naging Christmas light na. Ayan. Hindi siya stable yung connection. Kaya kahit ipaupo mo ito, ayan o, naglulus. Okay. Ayan, naka... Ayan o. Saksak natin, ayan o, nagbi-blink-blink siya. Okay, ayan. So... So, nandito yung problema mga ka-tech moves, nandito. Ayan. So, check natin sa loob mga ka-tech moves. Buksan natin. Ayan, shout out tayo. Shout out, Kabalikat Civicom 31 chapter. Freedom Base. Ayan. 31 chapter, Kabalikat Civicom Freedom Base. Kasalukuyan po ang netcall. Okay, so tapos na po tayong nagpa-login dyan. Shout out sa 128 natin ngayong gabi. Okay guys, ang kailangan natin dito ay of course, kailangan natin ng wire. Magamit natin ng wire mamaya. Then, ito mga ka-tech moves. DC in na female. Okay? DC in na female connector. Kailangan natin yan. So, yun lamang. Tatanggalin na natin ito mga ka-tech moves kasi I think naglulus na ito mga ka-tech moves ito totoo, so papalitan na natin ngayon. Ito i-drill natin dito, tingnan natin kung saan magandang pwesto niya. Okay, maghahanap tayo ng magandang pwesto na doon natin i-drill dito para sa ganun ay yan, okay no, okay. Siguro dito sa side. Yan, tingnan natin mamaya kung saan maganda. Pero I think dito sa side pwede. Yan. Dito sa side talaga siya mga ka-tech moves. Yan, dito sa side. So magdi-drill tayo. Pero bago ang lahat ay tanggalin muna natin ito. Tanggalin natin siya. Okay guys, nalis na natin. Ayan, ito na, nalis na natin mga ka-tech moves. So lapit natin para makita nyo. Hmm.
Okay. Yun. So, natanggal na natin. Ngayon, mga ka-tech moves, ito ang pana. Positive dito, ito. Positive. Ayan, wait lang. Kuha tayo ng pointer natin. Ito, positive to, positive. Then itong dalawang nasa gili, ito. Ito, negative to, negative. Tsaka yan, negative. Ito, tsaka yan, negative, mga ka-tech moves. Pero ito, positive. Okay. Yan, ito, positive to, mga ka-tech moves. Positive. Then ito, negative, parehas, negative. Yan, negative to. Then positive. Maglalagay tayo ng connection niya mamaya. Mga ka-tech moves, ito na yung ating ginawang modification. Okay, so tinanggal na natin to kasi naglulus nga talaga siya, right? So wala na yan, hindi na natin magagamit yan. So ang ginawa natin, sa side tayo nagbutas. Ayan, sa side tayo nagbutas. Okay, para dyan natin isaksak yung adapter. Ayan na po siya. Okay. So, ayan. Itry natin, mga ka-tech moves, kung nagcha-charge na siya. Alright, wait.
aminahin natin kung stable na ba yung charging niya. Saksak natin yung kanyang adapter. Ito po yun. Saksak natin dyan. Ayan. So, hindi na siya blinking, mga ka-tech moves. Ayan o. Kahit na galaw-galawin na siya. Ayan. Galaw-galawin yung kanyang adapter connector. Wala na. Wala nang. Ayan dito. Wala na. Hindi na siya blinking. So, i-try natin ipaupo yung V80 natin. Tingnan natin kung stable na yung charging niya. Kasi kanina kahit na ipinapaupo natin siya dito ay nagdi-blink lang itong charging light. Okay, this time i-check natin, paupo natin. Ayun. So, yan. Kahit alog-alogin natin, okay na, nagcha-charge na siya. Kulay red, mga ka-tech moves. Patayin ko lang saglit yung ilaw. Ayan o, kulay red. Okay. Tanggal. Balik. Ayun o. Tanggal. Balik. Ayan, okay na siya. Stable na siya, mga ka-tech moves. Kabit. Okay. Nagcha-charge na siya, mga ka-tech moves. Yan. Stable na, connected na lahat-lahat. Wala nang loose connections. Okay, so i-fix na natin, mga ka-tech moves. I-fix na natin itong itong kanyang upuan. Okay. Okay, mga ka-tech moves. Ito na. Na-fix na natin yung kanyang takip. Ayan, nandito na yung ating adapter connector. Okay. Ayan, dito na natin isasaksak dahil tinanggal na natin dito yung kanyang sirang DC in connector na female. So, naglagay tayo dito. So, ito. Guys, kunin na natin yung kanyang adapter connector. Isaksak na natin sa may ginawa nating connector dito. Na siya naglulus, mga ka-tech moves. Oh. Patayin ko yung ilaw. Ayan, wala na tayong makikitang blinking. Okay, inaalog ko siya. Wala na tayong makitang blinking na gaya nung dati kanina. Charging light. Medyo ilis lang natin ng konti yung ilaw para makita nyo. Ayan. Ito po yun. Kita naman pala. Alright. Dati, kahit ipaupo natin kanina ito, hindi nagcha-charge. Pero ngayon, stable na yung charging. Wala nang loose. Kahit na galaw-galawin natin ito, yung kanyang light ay still stable na, mga ka-tech moves. Stable na yung kanyang charging. Okay? Okay. Again. Yun, oh. So, okay na, mga ka-tech moves. Yan yung ating yan. So, ayos na, mga ka-tech moves. So, maraming salamat. At yan, nasolusyonan natin itong simpleng, napakasimpleng problema. Ayan, kahit kayo magagawa nyo din, mga ka-tech moves, ito. So, ipinakita ko lang sa inyo na
kaysa naman ipagawa pa natin sa mga technician. Yan. Kaysa naman ipagawa natin sa mga technician, eh tayo na lang gumawa. Okay? At sana nakatulong sa inyo itong ating simpleng tutorial or DIY. Para sa ganun ay maayos naman itong ating mga charger, radio chargers, okay? So kung nakatulong sa inyo mga ka-TechMoves ay paki-share, paki-like naman ng video na ito para mapanood din po ng mga kaibigan ninyo at makatulong din po sa kanila. Paki-bisita po yung mga yung description box ng video na ito. Baka dyan po yung mga hinahanap yung mga video links na nauna na pong ini-upload ko sa ating YouTube channel. Okay? So, maraming salamat muli mga ka-TechMoves sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Lagi lang po tayong manalangin sa Panginoon at tayo po ay laging lumapit sa Panginoong Diyos mga ka-TechMoves sa pandemyang ito. Siya lang po yung kailangan natin ngayon. Keep safe mga ka-TechMoves. Ingat po tayo lagi. God bless us all, 73s. Mabuhay po ang lahat ng mga nagraradyo. See you po in my next video.